ka sa Ilawit, iparating mo sa mga taong bayan doon na buhay pa ako at nangangailangan ako ng mga bagong kaanin. Insurekto na rin ho ba si Simeon? Saan ko siya matatagpuan? Batid kong malakas ang inyong pang-amoy. Kaya matutunto niyo kung nasan man si Esperanza at si Antonio. Hanapin niyo sila mga mahiwagang aso. Nang sa gayoy, ituro niyo sa akin ang kinaroroonan nila. Bakit hindi natin makita si Naburigadang Padas sa Naklang Bulawan? Marahil ay naroon sila sa kanilang tirahan. Kaya hindi natin makita kung ano ang kanilang ginagawa. Mahal na diwata, mabuti at nagpakita kayo muli sa akin. Alam ko na kung saan matatagpuan sina Esperanza at Antonio. Nakapagpasya na ako sa inyo na nandito sa banwang ito ang aking kinabukasan. Kasama mo at kasama ni Antonio. Sapat na ang narinig ko upang gawin ko ito. Handa ka bang makipag-isang dibdib sa akin, Esperanza? Oo, Simeon. Mahal na mahal kita. Simula ngayon, hindi na ako isang babae na may dugong Kastila. Isa na akong tunay na mamamayan sa banwang ito. Pinagtitiyak ko kayong dalawa sa bagong antas na inyong pinapasok. Naway maging maligaya, mapayapa, at maging makabuluhan ng inyong pagsasama. Ba't mo sinusun na si Elena? Ano kailangan mo? Marahil ay ngayon ka lamang nakamalas ng ganitong klaseng kasiyahan. Ang buo Esperanza. Oo, napakasaya at napakakulay ng kasiyahan niyo dito. At ito ang napaka-special na araw sa akin. Maraming salamat sa pangasi, Mayang. Yun nga ba ang totoo mong pangalan? Hindi ko akalain na ikaw ay isang babae. Babae akong nagpunta nun sa Ilawod. Yun nga lang eh, nakakawa ko ng pagkain at ng damit. Nakatakos ako sa mga soldado, kaya kailangan ko magpanggap na lalaki at kapatid necesario nang hindi ako mahuli ng mga Kastila. Alam mo bang napansin noon ni Ubo Malaya na ako'y isang babae? Mabuti na lamang at hindi niya ako sinumbong. Siya nga pala, nasa nung iyong kapatid? Eloy, ito ang aming anak ni Esperanza, si Antonio. Sana'y inabot niyo pa ang inyong apo. Siguradong kagigiliwan niyo siya. Aba, ano pong kinamatay ng aking abuela? Nakita kami ng mga dayo kanina. Tumakas kami. Ngunit ginamit nila ang kanila sa mga. Eloy! 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 Pinas lang siya ng mga Kastila. Nalulungkot ako sa nangyari sa akin, Abuela. Sana mawala nang masamang Kastila. Mawawala rin sila, Antonio. Darating din ang panahon. Lilisanin din nila ang ating tinubuang lupa. Diyan lang pala kayong mag-ama. Esperanza, ipapakilala kita sa aking Eloy. Eloy, siya ho si Esperanza, ang aking kabihak. Bago lang kami nag-isang dibdib, ngunit matagal na namin iniibig ang isa't isa. Kinaghanggal ako po kayong makilala. Natutuwa po ako dahil may mga inang katulad nyo na nag-aruga at nagpalaki kay Simeon. Ang pinapangako ko po,
Namamahalin ko po siya habang buhay. Lamang nagkasabi sa akin. De donde vienes? Bakit ba kailangan mo magtanong ng magtanong? Fernando, makabalik ka na pala mula sa Maynila. Maayos naman ba ang paglipat ng mga armas mula sa galeon? Si Senyor, nakatago na ang mga armas sa kwartel. Muy bien. Muy bien. Ba't gumastos na naman kayo para sa mga karagdagang pistolas? Eh, di ba nalipol nyo ng mga insurrectos? Para saan ba yung mga yan, Juancho? Kakailanganin namin ang mga sandatang yon upang mabawi ko ang mahalaga sa akin. Ang sinasabi ko may sadya sa'yo. Cesario ang kanyang pakilala sa mga taga-Ilawod. Ngunit ang kanyang tunay na pangalan ay Tuhay. Magandang gabi, Senyora. Maraming salamat na pumayag kang makapanayam ako. Kilala kita. Isa ka sa mga tapat na soldado ng Senyora. Alika na, Diego. Nararamdaman ko isa itong patibong. Sandali lang, Elena. Mali ang iniisip mo laban sa akin. Isa akong insurrecto. At batid kong hinahada mo si Simeon. Ano naman sa'yo kung hinahanap ko ang indyo ng senyor? Ikaw ang dapat tanungin. Katulad ka rin ba namin ni Simeon na ibig maghimagsik sa mga Kastila? Kasapi niyo ako ni Simeon. Nagbalik ako dito upang tulungan ng kung sino mang maghihimagsik laban sa mga Kastila. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Tuwing sasapit ang umaga, may nabubuong pag-asa na ang pag-ibig at buhay na malaya na minsan ay nawala ay magbalik na sana. Sana. Ihahatid ng hangin ang pasabi, paglaya natin darating. Kalakip ang pag-ibig na dalisay, alay sa pusong naghihintay. Pag-ibig na sinubok ng panahon, kalayaan na binuwalang alon ay di na muling mawawala pa sa lupang mahal, sa lupang payapa.
Naroon siya ngayon sa banwan sinilangan niya. Doon siya pansamantalang nakatara habang binubuo niya muli ang pag-aalsa. Kasama niya si Senyorita Esperanza at ang kanilang anak. Nagkaroon sila ng anak ni Esperanza? Tila hindi mo nagustuhan ang balitang yun. Alam ni Esperanza kung sinong pumaslang sa aking ama. Kung sakaling magkita man kami, hindi ko pa rin siya kayang pakitunguhan ng maayos. Dahil ba doon magbabago ang pasya mo sa pagtulong sa pag-aalsa? Hindi. Kung buo ang pakikipaglaban ni Simeon, buong puso rin akong tutulong. Ngunit huwag mong sasabihin sa kanya kung sino ako. Maghintay ka dito, babalikan ka ni Diego at may ibibigay siya sa'yo. Yun ang pauna kong ambag upang maipagpatuloy ninyo ang pag-aklas ninyo laban sa mga Kastila. Maraming salamat, Senyora. Huwag ka muna magpasalamat. Magandang umaga, Mama at Papa. Malibig po ba ang inyong pagtulog? Oo naman. At ikaw, bakit naman napakaaga mo naman maglaro? Kumain ka na ba? Opo, Mama. Pinakain po ko ng aking abuelo. Kaya kumain na rin po kayo para makapamasyal tayo. Baba, pare po ba tayong mamasyal? Nabasa mo yung iniisip ko, anak. Yun talaga ang nais kong gawin natin. Kanina ko pa kayo iniintay magising, ha? Para makapamasyal kaagad kayo. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain para makalakad na. Salamat, Baba. Handa na ba mga soldado, Sir Nando? Si, Senyor. Naghihintay ang lahat sa inyong utos. Senyor, saan ba tayo magpupunta? Bakit ang dami niyo yatang sinamang mga soldados? No te preocupes, Mariano. Tayo'y mga ngaso lamang sa kagubatan. Nagsama ako ng maraming soldados upang marami rin tayong mahuli. Mga ngaso ng mga taong mahalaga sa inyo, sina Esperanza at Antonio, sila ang aking huhulihin. Naway hindi na matapos ang araw na ito. Salamat, banal na Laon, sa labis na ligaya na nararamdaman ko ngayon. Salamat dahil natagpuan ko na ang tunay na nagpapasaya sa akin. At iyon ay ang makapiling ang aking pamilya. Matagal ko nang pinangarap ang sandaling ito. Salamat sa Diyos at pinagkaloob niya sa akin ang matagal ko nang hiling. Ngayon ko lang naramdaman na tunay akong nabuhay sa mundo dahil kasama ko na sila, ang dalawang taong pinakamamahal ko. Elena. Diego.
naibigay ko na kay Tuhay ang mga alas kagabi. Muli kong ibinilin na huwag kang pangalanan. Salamat, Jeko. Hindi ako sigurado kung dapat pa natin pagkatiwalaan si Tuhay. Paano kung hindi siya tunay na kasama ni Simeon at tik-tik lamang siya ni Senyor Juancho? Maaari niyang gamitin ang alahas laban sa atin. Naisip ko rin yan, Diego. Ngunit nung magtapat siya sa akin, nakita ko na hindi siya nagsisinungaling. Nagbaka sakali na ako sa kanya. Ipagdasal na lamang natin na sana eh, hindi ako nagkamali. Nawa ay maipabot niya kay Sinyo ng tulong natin. Malaking kayamanan ito. Sino nagbigay nito sa'yo? Hindi niya nais muna magpakilala sa Sinyo. Hindi natin siya masisisi kung ayaw niya magpakilala. Dahil ni isa sa Ilawod ay walang hangad sumali sa ating kilusan. Ang mahalaga, may tutulong sa atin magpunto para makabili ng almas. Malaking tulong ito upang makabili tayo ng mga sandata. Ngunit aanuhin naman natin ang armas kung wala naman tayong mga kasapi. Ang mga tao dito sa inyong banwa, maaari natin sila gamitin upang mabuo ulit ang kilusan. Dayong magayon. Nagtungo ang pinuno ng mga dayo at ang kanyang mga kasama sa kagubatan upang mangaso. Wala akong nakikitang kakaibang kilos mula sa kanilang panig. Hindi sila nagbabalak ng kuanuman. Hindi rin namin nakikitang nakikipanayam ang diwata ng pagkaganid sa pinuno ng mga dayo. Matatahimik tayo sa ngayon. Ngunit kailangan pa rin nating magmasid. Hindi natin batid kung ano ang susunod nilang hahakbangin laban kay Malaya. Pardon, Senyor. Hanggang ngayon wala pa rin tayo nauhuling hayo. Ano pa pong plano niyo? Isang hudyat, Mariano. Yan ang aking papay, kaya manahimik ka na lamang. Ihanda mo ang iyong hukbo. Prepararos para un asalto! Thank you.
Esperanza, paumanhin kong nagambala kita. Ngunit gusto ko lamang itanong sa'yo kung bakit bigla kang nawala sa gitna ng pagpupulong. Hindi ko nagustuhan ang pangyayari, Mayang. Ayoko namang pigilan si Simeon sa mga gusto niyang gawin. Eh, hindi ko pwedeng pigilan ng kanyang bugna. Baba, makakabuti marahil na magpahinga na lamang kayo dito. At huwag na kayo sumama sa aming pag-aalsa. Anak, higit na nanaiisin kong mamatay na nakikipaglaban. Kung ganun, marangal kong tinatanggap kayo, Baba. Napakaswerte ni Ubo Malaya na ikaw ang napangasawa niya. Pagkat kahit labag sa iyong puso, nagpapaubaya ka pa rin para sa kanyang bana. Mahal na mahal ko si Simeon, Mayang. At kalakip sa pagmamahal kong yun, ang pagtanggap ko sa pagkatao niya. Kaya parati kong pinagdadasal na habang buhay ko siyang makasama. Yun na lamang ang hilingin natin, Kilaon. Na sana'y hanggang pagtanda natin, kasama natin siya. Alaya, nagtatanong ang ating kasi Manuel. Kailan daw ba tayo lulusob sa Ilawood? Gagawin natin ito sa sandaling makabalik si Tuhay mula sa kanyang paglalakbay. Siya ang magdadala ng sandata dito. Nais naming matutong gamitin ang mga sandata ng dayo. Ituturo ko sa inyo ang lahat ng dapat niyong malaman. Mga kasama! Mga kasama! Nilulusob na tayo ng mga dayo! Narito na sila! Pinuno ng dayo ang kanyang isip. Sumama ka ng mahinahon at walang mangyayari sa inyo. Sagan! Ang pinagtatakahan ko, paano nakasubo dito ang mga soldados na hindi natin namamalayan? Pati ang tagapagbantay ng mga banwa. Tingnan natin kung kaya mong lakas ko. Si Esperanza. Si Antonio.